In a surprising turn of events, Maharlika, a political vlogger who was once a loyal supporter of the Marcos family, emerged as a staunch critic of Ferdinand Marcos Jr. Recently, Maharlika addressed the audience at the Laban Kasama Ang Bayan rally held at Bonifacio Park in Manila. During her speech, she emphasized that a growing number of Filipinos have become aware of the reality surrounding oppression and suppression under the administration of Marcos Jr. For those interested in the full details, the entire video of Maharlika's speech is available for viewing. Sa lahat po, sa libo-libong mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, kay Pastor Kibolay at sa lahat na mga Pilipino na naririnig po ako ngayon, maraming salamat at mabuhay dahil marami na po akong kasama na nagsasalita laban sa mapangaping gobyernong Marcos. At tuloy po natin. Nandito po ako, mga kababayan, para magpasalamat sa inyo sa pagsama sa atin lahat dito na nagpapahayag ng katotohanan. Itong araw na ito at sa mga susunod na araw ay ang pinakamahalagang prinsipyo na dapat natin ibahagi sa lahat ng Pilipino, ang prinsipyo ng demokrasya. Dahil po binabawi o sinusupil ng gobyernong mapangapi ang demokrasya na sana ay maghubog sa future ng ating bayang Pilipinas. Ang magiging batayan ng pag-unlad at pagkapantay-pantay, kalayaan at hustisya sa ating bayan na binabawi po lahat sa atin ito. Sa panggigipit, hindi lang po kay Pastor Kiboloy, kundi isa po ako sa unang ginipit ng gobyernong ito na sinuportahan ko simula noong 2015 hanggang po sila ay manalo. So sumuporta po ako sa gobyernong Marcos Araneta dahil mga kababayan, sa hindi pa nakakaalam, hindi naman po talaga si Marcos Jr. ang nagpapatakbo ng Pilipinas, kundi ang kanyang ahas na asawa na si Liza Araneta Marcos, na siya ang nagdedesisyon kung bakit nagkaletse-letse ang ating gobyerno, ang ating bayang Pilipinas. Nagsabi na siya ay dinaya nung panahong yon. Nandoon po ako sa kanila. Tinulungan ko po sila nang walang kapalit na anong halaga dahil naniniwala po ako noon na siya ay dinaya at ang kanyang intensyon ay para talaga sa pagbangon ng Pilipinas. Pero after po ng 2022 election, yung kanya pong laban tungkol dyan na siya daw ay nadaya ay nakalimutan na kasi lingid pala sa kaalaman ng milyon-milyong Pilipino ay nakipagsabwatan ang Marcos at lalo na ang kanyang asawa na si Liza dyan sa Smart Magic. Natakel na po yan ni Atty. Glenn Chong. But anyway, ang gusto ko lang po sabihin sa lahat ng nakikinig ngayon sa buong mundo na huwag po tayong matakot. Alam ko, lahat po tayo ginigipit. Lahat ng mga kritiko, lahat ng mga nagpapahayag ng opinion dahil po tayo ay sukang-suka na sa gobyernong ito na pinangakuan tayong ibangon. Pero ang bumangon po, sila lang. Napanood nyo naman siguro ang pagbati ng First Lady Ahas sa General Manager ng PCSO na si Mel Robles. Binati po yan noong January 20, noong kanyang kaarawan. Ang sinabi po ng First Lady dyan na million-million viewers na po. Ngayon yan, ang sinabi ng First Lady sa General Manager niyang operator ng Black Propaganda na si Mel Robles, sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. So doon po nakita ninyo na hindi sila hindi natin sila kasama para sa pagbangon ng Pilipinas, kundi sila ay sama-sama para sa pagbangon o pagpayaman nila. At hindi lang po yan. Sa mga nakakapanood po ng aking vlog everyday, ang gobyernong ito ay kasabwat ng mga masasamang elemento katulad na lamang po ng smuggling. Paulit-ulit po pong sinasabi sa taong bayan. At dito ngayon, sa harap ninyo, sa libo-libo at milyong taong nakikinig all over the world na si Liza Marcos at si Bongbong Marcos ay kasabwat ng smuggler na si Michael Ma. Bakit ko po sinasabi yan, mga kababayan? Dahil mismo ang taong yan ay pinangalanan sa Congress at pinatawag yan para dinggin dahil nasasangkot sa milyon o bilyon smuggling. Pero hindi po yan dinigisa sa Kongreso o sa Senado. Sa halip, mga kababayan, siya ay itinalaga pang Special Envoy to China, lingid sa kaalaman ng lahat ng Pilipino.
So akalain nyo mga kababayan na may presidente kayo, may first lady kayo, nakasabwat ang mga smugglers? At hindi lang po yan, even ang isang taong involved, nasa dyaryo po lahat yan, ang mga sinasabi ko, na si Mark Anthony Sayaret na hinuli ng PIDEA at ng PNP noong November or December noong 2022 dahil siya ay nag-manufacture ng pulboron, mga kababayan, dahil kaibigan ng Marcos at ng Araneta. Siya po ay malayang nag-i-enjoy, naglalabas-pasok pa sa bansa at kasakasama pa nila sa kanilang state visit. Yun po ay nahulihan ng pulboron na nagmamanufacture dyan sa Ayala, Alabang. Pero sa halip na ikulong at pahiyain dyan sa Senado katulad ng ginagawa kay Pastor Kiboloy, binigyan pa po ng proteksyon ng buwaka ng inang gobyernong ito na Marcos Jr. Another issue po na pinakamahalaga, yung Indian-Filipino na si Amit Chandiramani nahulihan ng mga malalaking kalibreng baril. Yun po ay non-bailable case din. Pero sa halip na ipakulong at ipatawag dyan sa Kongreso para imbestigahan, katulad dyan sa ginagawa muli ni Ontiveros kay Pastor Kiboloy, yan po kahit non-bailable ay pinalaya rin ng ating gobyerno. Pinalaya ng mga kasabwat ni Lisa dahil inarbor po yan ni Mel Robles na general manager ng PCSO dahil kaibigan niya yung nahulihan ng matataas na kalibre ng baril. Ulitin ko po muli, confirm po yan. Dahil mismo na may kaibigan ako sa PNP, tinawagan ko kung totoo ba. At kaya ko po yan tindigan sa kahit saan ako ipatawag. But mga kaibigan, ang gusto ko lang po mga kababayan, na maparating nating lahat, ay magsama-sama tayong lahat na mag-express ng ating sa loobe, ng ating opinyon, ng ating pagdismaya sa gobyernong ito, sa kanyang mga pinangako noong siya ay nangangampanya pa lang. Nabudol po tayo. Kaya po tayo sumuporta dahil nangako siyang tayo ay ibabangon sa kahirapan. Tayo ay bigyan ng mga oportunidad, tulungan ng mga mahirap para magkaroon ng trabaho. Pero paano naman po kayo magkaroon ng trabaho kung bilyon-bilyon po ang ninanakaw nila sa Kongreso at sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, katulad na nga lamang sa smuggling at kung ano-ano pang pagnanakaw sa iba't ibang ahensya, napupunta po sa kanila ang pera. So, paano kayo magkaroon ng trabaho? Paano kayo magkaroon ng opportunity? Kung naalala ninyo, nangako si Marcos Jr. na sinasabi niya na kapag siya ay naupo, ang mga OFW ay malilimitahan na ang pag-a-abroad dahil pauuwiin na sila at bibigyan ng opportunity, bigyan ng mga livelihood programs and trainings at ang pag-a-abroad lamang ng mga Pilipino ay choice na lang. Pero ano nangyari? Lalong dumadami ang ating mga OFW, maraming nasasadlak sa kahirapan at gusto nang lumisan sa Pilipinas. So tayo po dito mga kababayan, hindi like ako, simula pa pong Agosto of 2022, ako po ay nagsalita na dahil sa nakita kong pang-aabuso ni Lisa Marcos, ni Marcos Jr. sa hindi lang sa taong bayan, kundi sa kanilang mismong mga kaibigan. Katulad na lamang dun sa issue ni Attorney Vic Rodriguez, pero hindi ko napabahabayan dahil alam nyo na yan, mga kapalangga. So dito ako nagsimulang magsalita, mga kababayan, yung hindi pagtupad sa pangako para sa taong bayan at yung smuggling, sibuyas, bigas, asukal, dun po ako lahat naggalit dahil hindi ito yung pinangako sa atin. Ako po ay umuwi ng Pilipinas 2 beses during the campaign. Pera ko po yun, ni piso walang ginaso sa akin ng mga Marcos. Inimbitahan po ako ni Lisa Marcos nung inauguration. Andiyan dyan po ako. Nakita ko po nung May 9 during the counting. Napapaligiran na sila ng mga oligarchs. Kaya nga nung nandudun po ako sa loob ng party na yun, naglalive ako sa aking YouTube channel, nagsalita ako sa mismong live na sabi ko, ano ba ito? Ngayon pa lang, napapaligiran na tayo ng mga oligarchs. So, doon pa lang nakaramdam na ako ng hindi maganda na mangyayari sa gobyerno niya. Pero dahil po ako ay diehard at loyal supporter ng mga Marcos, ayoko pa po magsalita noon dahil nakakahiya naman sa mga dilawan. Diba? Baka sabihin nila, yan ang napalanin nyo. So, nag-hold po ako for since June, July, and yung August, medyo hindi pa rin ako nagsasalita, medyo blind item muna. Hanggang sa dumating na nga po itong January of 2023, talagang inilabas ko na ang nararamdaman ko at hindi lang nararamdaman ko, nakikita kong pang-aabuso sa kababayan at pang-aabuso sa ating lahat. Kaya naman mga kapalangga, ako po ay nagpapasalamat sa inyo dahil
hindi na lang po si Maharlika ang namamaos ngayon, kundi libo-libo at milyon-milyong mga kababayan natin. Lalo na po ang KOJC members at si Pastor Kibuloy at lahat ng mga kababayan natin, mga OFW, sama-sama po tayo ang ating boses kasi ito po yung power natin. Wala tayong armas, wala tayong pera. Hindi natin kailangan ng armas. Kailangan lang natin ng boses natin. Dahil kapag tayo ay talagang nagbigkis-bigkis kahit ano pa pong trilyon na ninakaw nila sa kabanambayan, kahit gaano pa kataas na armas ang gagamitin nila o panakot nila sa atin, hindi po sila magwawagi. Magwawagi po ang taong bayan dahil naniniwala ako na meron pa rin demokrasya sa Pilipinas. Kaya dapat dinggin tayo ng walang iyang gobyernong ito. Pero hindi tayo dinidinig. Kaya nga tayo nagsama-sama ngayon. Tinatalikuran tayo, binabaliwala tayo sa halip. Nagbabayad ng mga trolls, nagbabayad ng mga nagpapakalat ng mga black propaganda para sirain ako, sirain si Pastor, sirain tayo lahat ng mga kritiko. Kaya naniniwala po ako, malapit na ang ating panalo. Kaya huwag po kayong mapagod, katulad ko, hindi rin ako napapagod, huwag po tayong sumuko dahil nasa mga kamay po natin ang tagumpay. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sa inyo lahat. Maraming maraming salamat kay Maharlika. Palakpakan natin maraming si Maharlika. Salamat kay Maharlika. Palakpakan. Yeah. So join us on